So mayroon po ako ditong 257.73 pesos on my PayPal account and ito po ay kinita ko lamang sa paglalaro ng mga legit playing applications. And kung paano ko siya i-withdraw in other way, ito po yung ituturo ko po sa inyo. Hi everyone, Jebels here and I'm back for another vlog. So if bago ka dito, please consider subscribing dahil lang si-share ako dito ng iba't ibang informative videos na pwedeng makatulong sa iyo. And please don't forget to hit the notification bell as well para lagi kang updated pag may bago po akong upload. So gaya nga ng pinakita ko kanina na meron nga po akong 257 pesos sa aking PayPal account. Since kailangan natin munang ma-reach yung minimum withdrawal na 500 pesos mapa GCash and bank transfer. So since below minimum withdrawal po tayo, eh, pwede po natin siyang i-withdraw in other way. So kung talagang gusto niyo siyang gamitin, so pwede niyo siyang i-purchase online like food, apparel, and grocery. So sa akin, I'm going to purchase food through Foodpanda. So dito need nyo po munang mag-registered ng account para makapag-purchase po kayo dito. So dito marami naman kayong pagpipilian na store, depende po sa inyo. So sa akin, I choose McDonald's kasi si Jollibee, they're not accepting PayPal payment. So pipili lang po tayo ng order dito. So, after nyo po makapili ng order dito, i-click nyo po yung view your cart. So, ito po yung total na purchase ko. Which is short po ako sa budget. But never mind, igagawa na lang po ako ng paraan. So, let's proceed. I-click po natin itong review payment and address. So, dito na magkakaalaman. So, ito po yung in-order ko. So, i-click lang po natin itong select payment methods. So, ito yung mga choices na pwede po ninyong gamitin. Credit card, cash, PayPal, and GCash. Since para di naman masayang yung inipon ko sa PayPal, ay gagamitin natin siya dito for payment. So, i-click lang po natin itong PayPal. And then, pag okay na, i-click nyo lang po yung place order. Ayan. So, hintayin lang po natin. And then, dito magpo-prompt po si PayPal account. So, i-enter nyo lang po dito yung email at saka yung password ninyo. So, ilalagay ko lang po dito yung aking password. And then, after that, click po natin itong login. So, ano lang to siya guys, shipping confirmation lang po ito ni PayPal sa inyo. So, since yung prepared payment ko po dito sa purchases is yung PayPal balance ko. So, I won't suggest na iset nyo po yung credit cards ninyo as for online payment. Kasi nga, maraming mga hackers. So, this is for safety reasons lang. So, dito, since kulang po yung aking PayPal balance, kasi nga 257.73 lang po yung laman ng aking PayPal balance. So, the rest, i-charge ko na lang po sa aking BDO credit card. So, dahil wala nga akong choice, and 128.27 lang naman yung i-charge niya sa akin. So, kasi nga, yung babayaran ko kay Foodpanda is 386 pesos. So, good thing guys, itong si PayPal ay need muna siyang mag-confirm sa inyo kung okay lang bang i-charge yung balance mo sa credit card. So, to avoid problems in the future, don't make this as your preferred way to pay. So, okay, click po natin itong continue. So, wait lang po natin guys kasi nag-processing na po siya. So, ayan, bumalik na tayo kay Foodpanda. So, ayan, preparing na po yung aking orders. So, guys, success na po yung ating purchases. Wow. So, meron po tayo ditong 25 to 35 minutes estimated delivery time. So, maghintay-hintay lang po tayo ng update dito from time to time. I-monitor nyo lang po yung order nyo dito, guys. A few moments later.
So as per checking, still 25 to 35 minutes po yung kanyang estimated delivery time. So since waiting po tayo sa kanila mga updates, pwede po tayong lumabas dito and i-check po natin yung ating PayPal account para ma-check po natin na wala na pong laman yung ating PayPal balance. So let's check our PayPal account. So wait lang po natin kasi medyo mahina po yung aking internet. So as you can see here guys, naging zero na po yung kanyang available balance. So ito po yung aking recent activity, si Food Panda. So as you can see here guys, nandito yung details ng aking binayaran. So yung mga purchases ko and naging successful naman. So we're just waiting for Food Panda to process our order. So, as of the moment, nag-update na po si Food Panda, which is meron po tayong 10 to 20 minutes estimated delivery time. So, while waiting for the orders, you can contact your rider, guys. Pwede nyo siyang i-chat dito sa ibaba. Yan. Kung meron po siyang message, dito nyo siya makikita. So as per checking again, less than 5 minutes na po yung ating estimated delivery time. So hintayin lang po natin na mag-contact yung ating rider. A few inches later. So ayan guys, nag-contact na po yung rider sa akin. So ibig sabihin nito is purchase successful na po tayo. Nandun na po siya sa ibaba. So kailangan ko po siyang puntahan. So that's it guys, ganun lang po kadali mag-order dito sa Food Panda and ganun lang po ka-easy gamitin or i-withdraw yung below 500 pesos na balance kay PayPal. So that's it for today's tutorial and I hope nabigyan ko po kayo ng idea kung paano nyo gamitin yung pera sa PayPal if less than minimum payout. So hanggang dito na lang muli. And I appreciate if you hit the like button and don't forget to smash the subscribe and click all the notification bell to get more updates in my upcoming videos. Thank you so much for watching. God bless everyone.